welcome back to my channel. And for today's vlog, gagawa tayo ng fruit cake. So, first time kong gumawa nito kasi medyo mahal ang fruit cake sa labas. Kasi yung fruit cake ay sikat na sikat during Christmas season. So, try natin gumawa. Saka yung mga binili ko ingredients, medyo mahal siya. Kaya pala mahal ang fruit cake kapag bibili tayo sa labas kasi mahal talaga yung ingredients niya. So, try natin gumawa nito at i-share ko sa inyo mga ingredients at procedure. So, halika na! Ayan, so first step natin, may lalagay natin yung ating butter sa ating mixing bowl. And then, lagay natin yung dark brown sugar. Kung wala kang dark brown sugar, pwede naman ng brown sugar. Ang gamit ko dyan is brown sugar lang kasi hindi ako nakahanap ng dark brown sugar. And then, lagay natin yung molasses or honey. Since wala akong nakitang molasses, honey na nalagay ko kasi mas accessible siya sa market. Ayan. And then, mix lang natin siya. Ayan, hanggang sa mag-blend yung ating mga ingredients. So, pwede na natin ilagay yung ating first egg. And then, palagi nating tatandaan, laging one egg at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi kailangan munang mahalo yung unang egg na inilagay natin sa ating mixture bago natin ilagay yung next egg. Ayan. So, in another mixing bowl, ilagay natin yung ating all-purpose flour. Ayan. So, nakita nyo naman na sinisift ko siya. So, sa lahat ng pagbibake ko, lagi kong sinisift yung flour natin para maging refined siya at walang buo-buo para maganda yung maging texture ng ating mixture. So, ayan. Ilagay lang natin lahat ng ating mga dry ingredients. Pagsamasamahin natin yung ating baking powder, yung ating salt, yung ating cinnamon powder, ginger powder, and nutmeg. Ayan, so pwede na natin ilagay yung ating glazed fruits, yung ating walnuts, yung ating mga raisins, and pwede ka rin maglagay ng cashew or anything na gusto mong ilagay, pwede ka maglagay ng chocolate chips, ng white chocolate, basta kung anong pasok sa budget mo, pwede naman. Thank you.
yan. So, nailagay na natin lahat ng ating mga dry ingredients. Halu-haluin lang natin. And mamaya, imimix na natin siya sa ating wet ingredients. Ayan, so paghahaluin na natin yung ating dry ingredients at wet ingredients. Ayan, so pwede kang gumamit ng hand mixer or yung mano-mano lang na wire whisk. Pwede naman kung anong mas trip mo. Ayan, so go ka lang kung anong mas trip mo. Sa paghahalo pala ng ating wet and dry ingredients, palagi yung tatandaan na palaging konti lang ilalagay natin. Hindi lahat, hindi ibubuhos mo lahat ng ating flour mixture sa ating wet ingredients. Ginagawa natin to kasi para ma-mix, maigi yung ating wet and dry ingredients. Ayan. Ayan, so ganyan magiging itsura ng ating dough. So, ang last step natin ay ilalagay natin yung ating last ingredient ay yung rum. Ayan. So, habang ginagawa ko to, amoy na amoy yung rum. Amoy pa lang nalalasing na ako. Ayan, so masarap naman siya. Masarap yung amoy niya habang minimix ko siya sa ating dough. Ayan, so first time kong gumawa nito. So, ayun. Masaya naman siyang gawin. Ayan, so ilagay na natin sa ating lagayan. Gumamit ako ng aluminum foil. Ay, hindi pala aluminum foil. Aluminum pan. Ayun, kasi mas mabilis siyang gamitin. Kasi pagka-bake ko, pwede na yan. Yan na mismo isa-serve mo. Yan na mismo yung paglalagyan. Hindi ko na siya ililipat pa. So, mas madali yan gamitin. So, ayan na. I-design na natin yung ating fruit cake. Ayan. Hindi ako nakabili ng red cherry, pero pwede na rin yung green. Pero mas maganda sana kung may red cherry tayo para mukhang Paskong Pasko talaga siya tingnan. Ayan. So, pwede ka maglagay ng walnuts, pwede ka maglagay ng raisins, kahit ano pa. Kaya pwede mo lagyan din ng chocolate chips. Eh, ayoko siyang lagyan. So, mga gusto kasi parang fruit siya. Overload fruits yung magiging fruit cake ko. Ayan. Yan, so i-bake natin ang ating fruit cake in 140 degrees Celsius in 40 to 45 minutes. Ayan, so bantayan nyo lang siya. And then, ayan, dapat kasi low heat lang yung ating pagluluto sa ating fruit cake. Ayan, ito yung ating finished product. Ayan, mas maganda sana to kung medyo dark yung ating tinapay ng ating fruit cake. Kasi hindi tayo nakagamit ng dark brown sugar sa molasses. Hindi kasi siya accessible. Pero okay na din naman yan. At least mukha naman siyang fruit cake at lasa naman siyang fruit cake. Ayan, so try nyo itong gawin, itong recipe ko. Diba, medyo madali lang naman siyang gawin at kayang-kaya nyong gawin. Yon, nakagawa na tayo ng fruit cake. Yon, sana nagustuhan nyo ang pag-bake natin. So, kung meron pa kayong mga gusto na i-bake natin at gawin, i-comment down below nyo lang at try natin gawin sa susunod. So, ayun. If you like my video, please like and subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod mga videos. Bye!